Hello po, to God be the glory po. Sana po okay pa tayong lahat. Kahit papaano pinapatatag ang ating faith sa ating Creator. Guys, part 6 na po to sa ginagawa kong season 4, What is Written Truly Happened. Guys, gusto ko pong gawing part 6 tong yung tax collector po na si Mateo. Kasi harapan din po at malapitan po siyang pinuntahan na ating Panginoon. Swerte din po itong isang disciple na to kasi kabilang po siya dun sa ibang disciple na talagang sinadyang puntahan na ating Panginoon, sinadyang tawagin, sinadyang titigan, tapos hinawakan sa balikat. Kasi po, kinahabagan po kasi ng Panginoon itong si Mateo eh. Kasi si Mateo po, marami pong galit sa kanyang tao kasi nga po siya yung taga-kolekta ng tax ng mga Romans. Para po siyang taong gobyerno. Masyado po siyang kahit kalit-litang sentapos po, talagang kinocompute niya. Magaling po siyang mag-compute. Talaga pong hindi basta maiisa sa kwentahan itong si Mateo. Para din po siyang si Judas Iscariote. Napakaswerte po nito kasi pagtawag po sa kanya ng ating Panginoon, hindi din po akalain ni Mateo na mapapasama siya. Kasi nung una po, kinainggitan niya po si Peter eh, tsaka yung kapatid ni Peter eh. Kasi nakita niya po kasi na pinili ng Panginoon si Peter eh. Sunod po ng sunod tong si Mateo kasi nagtitik-tik po siya kay Peter. Para po din siyang napapasel, para po siyang may agam-agam sa kanyang pagkatao. Kasi parang naisip niya po na kinukumpara po ni Mateo yung sarili niya kay Peter. Yung po ang pagkakaintindi ko sa dokumentary ha, discretion ko po ito, POV ko po ito. Bahala po kayong magbigay ng discretion nyo kung makikita nyo itong mga vision na ito, itong mga dokumentary na ito. Kasi lahat naman po tayo entitled sa discretion natin eh. Ako po para sa akin, personal ko pong discretion to, POV ko po to sa pagkatao ni Mateo. Kasi si Mateo po, para po siyang masyado siyang naging sip-sip sa gobyerno ng Romans. Kasi nga po, nagsosolo din po siya sa buhay niya eh. Umalis po siya sa pamilya niya eh. Kasi si Mateo po, parang medyo mayaman po to. Mayamang lalaki po to. Kasi nga po, tax collector siya. Tapos tauhan po siya ng mga Romans noong panahon na. Kaya swerte po siya kasi nilapitan po siya ng Panginoon. Na-bless din po yung buhay niya. Naging karapat dapat din po siyang maging apostol ng ating Creator. Sundan niyo pa po. To God be the glory po. Thank you po for watching and never ever lose your faith.